Kauna-unang triple-double performance ni Gio Halalon, hindi napigilang manggigil sa kanya ni Mark Baroka. Pero bago yan, nanalo ang Converged Fiber Xers kontra Blackwater Bossing sa unang game. Ibig sabihin niyan, posible pang bumagsak sa twice to win disadvantage itong Blackwater. Habang itong Converged, in order na makapasok sila sa quarterfinals, ay kinakailangang matalo ng Rain or Shine. So heto na, second game, Magnolia Hotshots kontra Rain or Shine ni Lasto Painters. Magnolia looking to solidify their spot sa quarterfinals, habang do or die game ito para sa Rain or Shine matapos manalo nga ng Converged kontra Blackwater sa unang game. Well, opening quarter, dehado agad ang Rain or Shine dahil wala pa rin sa kanilang lineup itong sila Gabe Norwood, Jewel Ponferrada, Mark Borboran at Rain ang Batak na under pa rin ng health and safety protocols. Pero hindi naging problema yan sa simula ng Rain or Shine with 6-0 run mula sa dalawang sunod na 3-point shot ni Norbert Torres, kaya ipinasok agad itong si Calvin Abueva na inalat naman sa kanyang unang slam dunk attempt, butit na ipasok pa rin niya ni Gio Halalon, kung saan dito na nabaligtad ang momentum at agad na umalagwa itong Magnolia Hotshots. Sa 3-point shot na ito ni The Beast under 3 minutes mark, biglang double digit na agad ang lamang, 26-15. Parehong nakapagtala ng 8 points itong si Calvin Abueva at Gio Halalon upang pangunahan itong Magnolia sa opening quarter na natapos sa score na 31-21. Second quarter, nagpatuloy ang run ng Magnolia Hotshots led by Mark Baroka. Dito lumobo na sa 20 ang lamang, 42-22. Matapos siya, nakagante ng 10-0 run itong Rain or Shine. Kaso muling sumagot ng run itong Magnolia mula sa dalawang sunod na 3-point shot ni Jerica Hanisi. Nakatikada rin ng another 3-point shot itong si Calvin Abueva. Natapos itong first half sa score na 61-38. Almost complete stats na rin itong si Gio Halalon with 8.6 rebounds, 7 assists at 3 steals. Habang sa Rain or Shine naman, tanging si Norbert Torres lang at Santi Santillan ang bumobomba sa kanilang opensa na may parehong 9 puntos. Third quarter, grabbing hustle at pangungulit ni Calvin Abueva at Gio Halalon. Bagsak nga lang si Dabi sa play na ito matapos masundutan ni Andre Karakot. Dito na ibaba muli ng Rain or Shine ang lamang sa 16-point lead mula pa rin sa mainit na opensa ni Santi Santillan na nagtotal na sa 17 points. Kaso may pansagot na naman ito Magnolia Hotshots at doble pa sa ginagawang run ng Rain or Shine. Nag-double digit na rin dito si Polly at Jackson Corpus na parehong nakapagtala ng 11 points end of third quarter, 87-64. Sa pagbubukas ng final quarter, sa bullet pass na ito ni Gio Halalon papunta kay Rob De La Rosa, nakuha na ni Gio Halalon sa pagkakaalam ko ang kanyang kauna-unang triple-double performance sa PBA. Butata nga lang inabot niya kay Santillan, pero overall performance, grabe ang inilaro ni Gio Halalon. Nakuha pa nga siyang panggigilan ni Mark Baroka. Sa ganda ng kanilang team chemistry, pati nga itong kanilang mga bench player, ay tinapos itong laro sa final score na 118-87. Pito ang nag-double digit sa Magnolia sa pangunguna ni Jerica Hanisi with 19 points, 13 points para kay Calvin Abueva, 12 points para kay Ian Sanggalang at Mark Baroka, 11 points kay Polly at Jackson Corpus. Habang itinanghal na best player naman itong si Gio Halalon with a triple-double performance, scoring 16 points, 11 big rebounds, 12 assists at 4 steals. Dahil sa panalo na yan, posible pa nilang makuha ang third spot sa quarterfinals. Habang itong Rain or Shine naman ay malalaglag na at papasok nga itong Converged Fiber Xers.